Masaganang araw para sa ating lahat. Narito ang ating horoscope para sa araw na ito. Bago tayo magpatuloy, e-click lang ang subscribe button at notification bell para ma-update ka sa iyong horoscope, sa mga newly subscribe welcome, at sa mga sumusuporta sa ating channel. Salamat! Ang horoscope ay isang balangkas ng mga geocentric na mga posisyon ng mga planeta na may kaugnayan sa mundo habang gumagalaw sila sa ecliptic sa taon na nilang paglalakbay sa paligid ng araw at kaugnay sa pang-araw-araw na paggalaw ng daigdig. Ito ay naihanay kaugnay sa lugar at oras ng isang kaganapan. Ang pagbuo at interpretasyon ng horoscope ay batayan sa pagsasanay sa astrological na nagbibigay ito ng hula sa hinaharap ng isang tao batay sa mga posisyon ng mga planeta, dahil ito ay isang diagram na posisyon ng mga planeta at palatandaan ng zodiac sign sa isang partikular na oras at lugar. Aries, ang kosmikong tanawin ng Miyerkules ay malamang na magudyok ng ilang mga tensyon. Ang buwan ay naglalayag na nakatuon na nagdidirekta sa iyong pagtuon sa mga kagyat na isyu sa relasyon sa iyong buhay. Sa kabutihang palad, sa paglaon, ang matamis na pagkikita ng buwan ay makakapag-alis ng anumang tensyon sa pamamagitan ng pag-alis sa iyong comfort zone. Kung ikaw ay isang mangangalakal, gumawa ng isang revisyon. Mainam na huminto paminsan-minsan at pagnilayan ang mga nangyayari. Ang iyong mga bagong ideya ay maisasakatuparan kung pinahahalagahan mo ang tulong ng iba. May posibilidad mong panatilihing kontrolado ang iyong emosyon. Malaking pagbabago ang naghihintay sa iyo. Makisali sa talakayan ng mga gawain sa hinaharap na matagal mo ng pinlano, ngunit hindi pa nasisimulan. Ang isang maliit na pagsusuri ay nagdudulot ng mga kamangha-manghang insight. Ito ay isang magandang oras upang ilagay ang iyong pera sa isang bagay na makabuluhan, isang bagay na makakatulong sa iyo. Mag-ingat kung nais mong maiwasan ang maling paraan ng pagkilos. Mag-set up ng isang pulong sa isang tao na makakatulong sa iyong makamit ang iyong mga layunin at ambisyon. Ang pagkakahanay ng mga planeta ay tiyak na magdadala ng isang buong hanay ng mga emosyon, tatangkilikin mo ang kaligayahan sa kabila ng mga paghihirap sa iyong paglalakbay. Ang iyong mga aksyon ay hindi lubos na pahahalagahan kung ikaw ay nagmamadali. Ang iyong mga kaibigan ay sumasalungat sa mga planong isinasaalang-alang mong ipatupad, ngunit malapit na silang sumang-ayon sa iyo. Huwag maglakbay sa ibang bansa. Siguraduhin na ang iyong mga mod ay hindi nagdudulot ng pagkalugi sa pananalapi. Mag-ingat, maaaring kailanganin mong muling ayusin ang iyong agenda ng hindi inaasahan dahil sa hindi kasiyasang balita. Suriin ang malalim kung ano, hindi lamang ang iyong nakaraan, kundi pati na rin ang mga kaganapan sa hinaharap para sa iyo. Huwag ikompromiso ang iyong sarili upang hindi ka mawala ng tapat na mga kaibigan at magpakita ng kahinaan sa iyong mga pinakamalapit na tao. Ang mga huling araw ay nag-iwan sa iyo ng pag-iisip. Sa kabutihang palad, mayroong isang maikling pahinga dahil walang mga pangunahing transit ngayon. Ito ay maswerte dahil ang buwan ay nasa iyong tapat na tanda. Ang enerhiya ng buwan ay perpekto para sa paglalaan ng ilang sandali upang isaalang-alang kung ikaw ay nakikibahagi sa mga reciprocal na kaayusan sa trabaho, maaaring tumukoy sa balanseng pagsososyo, mga kontratang pantay-pantay sa pananalapi, at maging ang pagiging aktibong tagapakinig. Maaaring gusto mong isipin ang tungkol sa mga kalamangan at kahinaan ng bawat isa sa iyong mga profesional na pangako upang matiyak na ang lahat ng aspeto ng trabaho ay balanse. Lucky number, 4. Lucky color, turquoise. Taurus, malamang na madaig ka sa harap ng trabaho ngayon. Ang astral ay naghahanap ng balanse at gumugugol ng araw na nalilito sa isipan na nagtutulak sa iyo na ipahayag ang anumang hindi nasabi na mga saloobin at alalahanin tungkol sa iyong kapaligiran sa trabaho. Ang tense ay maaaring magudyok ng mga ulap ng bagyo sa pag-iisip tungkol sa malaking larawan ng iyong buhay, ngunit sa kabutihang palad, sa paglaon, ang kanyang maayos na pagkakahanay ay nakakatulong sa pagre-relax ng kapaligiran. Napakalapit mo na sa iyong itinakdang mga layunin, ngunit tinatago ng ambon ang iyong napipintong tagumpay mula sa iyong mga mata. Mag-ingat sa mga hindi mapagkakatiwala ang tao na iyong pinukaw sa iyong mga aksyon at ang iyong pagkahumaling sa kadakilaan na madalas na nakakasakit sa iyo.
Ang kasalukuyang aspeto sa paglalaro ay maaaring may posibilidad na maglabas ng ilan sa mga insecurities na karaniwan mong pinamamahalaan upang panatilihing ligtas at maingat na nakatago. Ito ay hindi kailangang maging lahat ng go-go-go, hinahayaan kang magdahan-dahan at magpasensya. Minsan ang iyong walang kabuluhang paggastos ay maaaring medyo hindi makontrol. Kung aprubahan ng isang malapit na tao ang iyong mga plano o hindi, hindi ito dapat napigilan ka sa pagpapatuloy ng mga ito hanggang sa wakas. Isaalang-alang kung paano gawin ang mga kinakailangang pagbabago sa iyong buhay ng maayos. Magpasya kung sigurado ka sa katumpakan ng iyong mga aksyon. Huwag mag-business trip. Sinasaktan ka ng kasakiman ng ilan. Seryosohin ang iyong mga tungkulin at subukang huwag ilipat ang mga ito sa iba. Kailangan mong gumawa ng mas nakakaunawang diskarte kung gusto mong maging matagumpay. Maaari mong maramdaman na ikaw ay dumadaan sa mga galaw. Sabik kang magsimula ng bago, ngunit kailangan mong maging matyaga. Huwag pumunta sa kalsada. Planuhin ang iyong oras nang naaayon sa mga prioridad. Gumawa ng mga pagbabago sa iyong buhay na magiging pambuelo para maabot ang mga bagong layunin. Simulan ang pagsusuri sa iyong mga motibo sa paggamit ng ilang partikular na pattern ng pag-uugali upang magkaroon ng bagong pananaw. Sundin ang iyong puso, at ang pera at mga pagkakataon ay natural na susunod. Harapin ang mga problemang nangangailangan ng agarang solusyon, ngayon ay nagbibigay ng maikling pahinga sa astrolohiya dahil walang mga pangunahing transit o aspeto. Ang buwan ay nasa Libra na naghahanap ng kapayapaan, na nagbibigay liwanag sa iyong sektor ng trabaho at gawain. Ang lunar energy ay perpekto para sa pagpapabalik ng balanse sa iyong profesional at personal na buhay. Maaari mong pakiramdam na balanse ang emosyonal, lalo na kung ang iyong isip ay nakikipagkarera sa mga posibilidad sa mga nakaraang araw. Ngayon na ang oras upang tipunin ang iyong mga saloobin upang magmuni-muni. Isaalang-alang ang araw na ito bilang isang maliit ngunit kinakailangang pahinga sa pag-iisip upang may segowa ang lahat ng iyong mga layunin sa hanay ng trabaho. Lucky number, 22. Lucky color, blue. Gemini, bilang isang Gemini, isa kang natural-born communicator. Ipinapaalala sa iyo ng Miyerkules ang kahalagahan ng pagsasabi ng iyong kwento at pagbibigay ng boses sa iyong mga damdamin habang ang romantikong moon ay sumanib sa iyong naghaharing planeta. Ang mga isyo sa relasyon ay nangangailangan ng paghaharap sa ibang pagkakataon. Sa kabutihang palad, ang matamis na pagkikita ay ginagawang madali upang maging matamis ang anumang hindi nasisiyahang pagsasama. Ngayon ay isang perpektong oras upang tapusin ang isang nasimulan na trabaho. Ngayon ay maaaring medyo emosyonal ka. Kakailanganin ang pasensya upang makitungo sa isang taong walang gaanong pananaw sa hinaharap tulad ng sa iyo. Ang iyong kaunlaran at pagkilala ay naghihintay sa iyo, sa kabila ng mga paghihirap na iyong kinakaharap. Ang mga pagbabagong maaaring makinabang ka sa lalong madaling panahon ay magbubunyag ng mga bagong pagkakataon para sa pagkilala. Ang kasalukuyang enerhiya ng astral ay maaaring makagambala sa ilan sa iyong pinakamahusay na inilatag na mga plano, ngunit maaaring may napakagandang dahilan para dito. Ang planetary alignment ay binibigyang diin ang paglabas at paglibot. Suriin ang iyong mga aksyon at maging mapanuri sa sarili mong mga proseso, layunin, at adhikain. Ang mga pagkalugi sa pananalapi at pagkabigo ng iyong mga pagsasaayos ay posible kung hindi ka sapat na kakayahang umangkop at sumasang-ayon ka sa anumang panukalang darating sa iyo. Makinig sa mga payo na nakikinabang sa iyo. Tandaan na sa oras na ito, ang iyong interpersonal na relasyon sa iba ay isang mahalagang bahagi ng iyong tagumpay. Nararamdaman mo ang pagkakaisa sa iyong sarili sa emosyonal. Ang mga hindi inaasahang bagong kontak ay darating sa iyo at maaaring hindi mo maiiwasan ang mga ito, ngunit kung magpasya kang pangalagaan ang mga ito, makakakuha ka ng pangkalahatang paghanga. Haharapin mo ang iyong pinakamalaking problema kung hindi ka pabigla-bigla. Ano man ang pagpapasya mong gawin, maaari mong makita na ang iyong mga plano ay nagbabago at nagbabago, lalo na kung nagpasya kang gumawa ng isang bagay na hindi karaniwan. Hinihikayat ka ng mga impluensya ng astral na mag-isip ng mga bagong paraan ng paglutas ng iyong mga problema.
Sa material na termino, makakamit mo ang iyong pangarap na tagumpay. Mag-ingat sa pagmamaneho at kung maiiwasan mo ito, pinakamahusay na huwag maglakbay. Magkakaroon ka ng pagkakataong idagdag ang kailangan na pagbabago sa iyong buhay. Huwag hayaang mapilitan at huwag sumalungat sa iyong mga prinsipyo. Ngayon ay isang magandang pahinga mula sa Brainy Astrological Energy, dahil walang mga pangunahing aspeto o transit ngayon. Sa kabutihang palad, ang buwan ay nasa balanseng Libra, na humihiling sa iyo na makahanap ng ilang katatagan sa iyong mga malikhaing propesyonal na pagsisikap. Maaari itong maging perpekto upang timbangin ang mga kalamangan at kahinaan ng iyong mga malikhaing opsyon sa trabaho. Maaari ka ring gumamit ng lunar energy para pag-isipan ang anumang mga pangako o pakikipagsosyo sa negosyo na kasalukuyan mong isinasaalang-alang. Ang lunar na enerhiya ay perpekto para sa pagtimbang ng iyong mga pagpipilian ng hindi kailangang gumawa ng anumang bagay, lucky number, one lucky color, baby pink. Cancer, ang mga Cancerian ay lubos na tumutugon sa mga cosmic na pakikipag-ugnayan ng buwan. Nakikita ang kalangitan ng iba't ibang mood habang abala sa iba't ibang koneksyon. Ang naghahanap ng kapayapaan ay tumutulong sa iyong ipahayag ang matagal ng mga isyo sa pamilya sa makapangyarihang astral, na nagbibigay liwanag sa mga nakakasakit na sugat sa iyong relasyon. Maghanap para sa mga tamang desisyon ng may kapanatagan sa mahirap na panahong ito. Ang katahimikan sa mga relasyon sa iyong mga mahal sa buhay ay darating sa lalong madaling panahon, gamitin ito upang magpakasawa sa iyong mga tungkulin sa pamilya. Ito ay isang oras na ang mga damdamin ay tumatakbo ng napakataas at maaari kang mabigla sa kung gaano kalalim ang iyong mga damdamin. Ang mga pinalampas na pagkakataon para sa materyalisasyon sa sandaling ito ay nasa iyong kapinsalaan kung hindi ka maingay. Pagbutihin ang iyong sitwasyon sa pananalapi sa pamamagitan ng paghahanda at pagpirma ng mga kontrata sa mga institusyong pagbabangko. Matagal mo nang alam na kailangan mong magbago kung makakahanap ka ng tunay na kaligayahan. Kailangan mong ipagpaliban ang talakayan ng mga bagong mahahalagang desisyon at ang pagsisimula ng mga pagbabago. Pagmasdan kung ano ang nangyayari, gumawa ng mga tamang conclusion tungkol sa iyong personal na pag-unlad. Huwag mong talikuran ang iyong mga prinsipyo. Kailangan mong maging mas proaktibo at lalo na nababaluktot upang maiwasan ang pagkabigo. Maging mapagpasensya sa iba. Sa lalong madaling panahon, maaari mong makita ang iyong sarili na determinado na ipaalam ang iyong nararamdaman. Hindi sa iyong pinakamahusay na interes na gumawa ng mga pagbabago sa oras na ito. Ang planetary ay nagdudulot ng lahat ng uri ng malikhain at nagbibigay inspirasyong mga pagkakataon upang gumawa ng mga plano para sa hinaharap. Abangan ng isang panandali ang pamumuhunan o bonus. Suriin kung ano ang iyong nakamit. Huwag magplano ng mga biyahe. Ang mga paghihirap ay tutulong sa iyo na patunayan kung ano ang iyong kayang gawin. Sa nakalipas na ilang araw, maaaring nabigla ka sa pag-asa sa trabaho. Ang buwan ay nasa mapayapang Libra, na tumatawag sa iyong atensyon sa tahanan at pamilya. Maaaring kailanganin mong magpahinga mula sa trabaho o malaman na ang iyong buhay tahanan ay mas inuuna kaysa trabaho ngayon. Kung maaari, maaari ka ring makapagtrabaho mula sa bahay o magpahinga ng isang araw upang maisip ang iyong mga iniisip, isaalang-alang ang pag-iingat sa iyong sarili ngayon upang pag-isipan ang iyong mga kamakailang pagkakataon sa trabaho, lucky number, 18 lucky color, maroon. Leo, ang maaliwalas na araw ay gumugugol ng pinagsama sa nagpapahayag na naghihikayat sa iyong bumalik sa mahahalagang pag-uusap. Ito ay isang mainam na araw para sa mga pagsisikap sa malikhaing pagsulat. Nang maglaon, ang matigas na parisukat ng buwan na may makapangyarihang emosyonal ay nakakapuha ng mga pagkabigo sa trabaho, ngunit ang kanyang suportang pagpupulong ay nag-aalok ng isang naibalik na pakiramdam ng kapayapaan. Sa lalong madaling panahon, maaari kang magkaroon ng pagkakataon na magsagawa ng mabungang mga pagpupulong sa mga kasamahan. Masisira mo ang iyong kalooban dahil sa ilang pagmamadali na humadlang sa iyo. Sa bawat pulgada, dahan-dahan ngunit tiyak ang pasensya ay magbibigay sa iyo ng kumpiyansa at seguridad sa bawat hakbang.
kailangan mong suriin ang sitwasyon sa iyong sariling paraan at sa iyong sariling oras. Huwag magnanais na magmadali ng sino man sa paggawa ng isang hakbang bago ka handa. Magkakaroon ka ng pagkakataong ay convert ang isang lumang panaginip sa katotohanan. Ito ang perpektong oras para magayos ng outang. Mayroon kang mga kaibigan na hindi sumasang-ayon sa iyong mapanganib na mga intensyon. Maging matapang ka. Kung ikaw ay nasa proseso ng isang mahalagang desisyon, huwag magmadali sa anumang bagay. Mayroon kang kapangyarihan upang itama ang isang namamatay na sitwasyon at gawin itong isang kompletong kwento ng tagumpay. Ang kasalukuyang aspeto ng planeta ay maaaring makaramdam ka sa isang mas maalalahanang frame ng isip. Ang mga maimpluwensyang kakilala ay makakatulong sa iyong mga pagsisikap. Hindi kanais-nais na maglakbay. Nagbabala ang horoscope na ang iyong mga plano ay maaaring umunlad ng hindi inaasahan sa panahong ito. Sa puntong ito, pinakamahalaga na ang mga mungkahi na ginawa sa iyo ay wastong masuri. Makakakuha ka ng pinakahihintay na impormasyon. Sa lalong madaling panahon ay magiging malinaw na walang mangyayari kung hindi mo matugunan ang buhay. Ngunit walang anumang mga pangunahing transit o aspeto na nangyayari ngayon, na perpekto para sa pagsasaalang-alang sa lahat. Ang buwan ay humihiling sa iyo na magkaroon ng mga kalamangan at kahinaan ng lahat ng nangyayari sa trabaho. Tamang-tama ang pag-address para suriin muli ang lahat ng nangyayari sa trabaho, lalo na ang iyong mga pangako, kontrata, at pakikipagsosyo. Habang tinatanggap mo ang lunar na enerhiyang ito, dapat mong isaisip ang iyong mga profesional na obligasyon, lucky number, free lucky color, cream. Virgo, bilang isang Virgo, may posibilidad kang panatilihing mahigpit ang iyong magulo na damdamin. Bigyan ang iyong emosyon ng ilang paghinga ngayon habang ang naghahanap ng kapayapaan na ay sumanib sa iyong naghaharing planeta. Ang pagpapares na ito ay nagpapagana sa iyong mga talento at nagbibigay ng boses sa iyong pagpapahayag ng sarili. Nang maglaon, ang makapangyarihang planetary ay nagha-highlight ng mga kabiguan tungkol sa pag-iibigan, ngunit ang kanyang malumanay na pagkikita kay Venus pagkatapos ay nag-aalok ng bumalik na pakiramdam ng kapayapaan. Ang iyong mga tagumpay ay ligtas kung hindi ka magkakamali dahil sa iyong kawalan ng pansin. Kontrolin ang iyong emosyon. Konting pasensya lang at magiging maayos ang lahat. Mag-ingat kung naglalakbay ka. Ayusin muli ang iyong pananalapi kung nagpaplano ka sa ilang uri ng pamumuhunan. Para sa inyo na may mga bagong ideya at plano, mainam na ibahagi ang mga ito sa mga taong makakatulong. Huwag masyadong suriin ang bawat maliit na detalye na tumatawid sa iyong landas. Ipatupad ang mga kapaki-pakinabang na pagbabago sa iyong buhay. Maging cool kapag ang iyong mga interes ay kasangkot. Tiyaking ibahagi ang iyong mga bagong ideya sa lugar ng trabaho. Ang tagumpay sa panahong ito ay automatiko. Malamang na mawalan ka ng pasensya sa lalong madaling panahon sa mga hindi kasama nito. Gamitin ang positibong emosyonal na enerhiya sa paligid upang ayusin ang isang sitwasyon. Iminumungkahi ng mga bituin ang isang paglalakbay sa isang lugar na kakaiba. Maghanda upang isagawa ang iyong mga plano. Kahangahangang mga gantimpala sa pananalapi ang naghihintay sa iyo na magpapaunlad sa iyo. Bigyan ang iyong sarili ng pagkakataong magbago kapag at kung kinakailangan. Isaalang-alang ang iyong mga nakamit at magsimula ng bago, mga gawain lamang na dati nang naisip. Ang panahong ito ay kanais-nais para sa pagsasakatuparan ng iyong mga kagustuhan. Dahil ang buwan ay naglalayong itanim ang pakiramdam ng kapayapaan sa isip, mayroon kang malinaw na pananaw sa iyong kabayaran at profesional na halaga. Maaari mong intuitively malaman na kung ano ang iyong nakatuon sa o kung kanino ka nauugnay sa loob ng iyong industriya ay maaaring mapahusay ang iyong profesional na halaga. Malinaw ang iyong paningin sa ilalim ng mapayapang araw. Dahil ang iyong isip ay payapa, dapat mong isipin kung ang iyong mga profesional na kasanayan ay pinansyal na pinahahalagahan sa pamamagitan ng iyong kabayaran, lucky number, 17 lucky color, light blue. Libra, nakikinig ka ba sa kung ano ang kailangan nito?
Ang presensya ng buwan sa iyong tanda ay naghihikayat sa iyo na alagaan at unahin ang sarili mo ngayon, ginagawang madali upang ipahayag ang iyong sarili sa anumang sitwasyong nangangailangan ng matalas na kasanayan sa komunikasyon. Sa kabutihang palad, ang matamis na pagkakahanay ng mga bituin ay ginawang bimahusay ang iyong araw. Ikaw ay ginulo sa trabaho, ngunit kung tumutok ka, ang tagumpay ay makukuha mo. Humanap ng oras at pasensya at isaalang-alang ang pagpapayaman sa iyong sarili ng bagong kaalaman tungkol sa iyong espiritual at intelektual na paglago. Ang enerhiya ng astral ay lumilikha ng tamang mood para maramdaman mong sobrang gusto at kailangan. Ang pagsisikap na pag-aralan ng isang partikular na punto na lampas sa kompletong pagkahapo ay hindi magdadala sa iyo ng higit papatungo sa isang desisyon. Mag-ingat sa mga hindi kinakailangang bagong kakilala, na humahantong sa pamumuhunan at pagkawala ng pera. May posibilidad na may lalabas na patron para tulungan kang magawa ang iyong mga plano. Ang mga pagbabagong maaaring mangyari sa kasalukuyang celestial configuration ay maaaring napakalalim. Huwag maging sakam. Maaaring may mga hindi pagkakasundo sa iyong pamilya na maaari mong iwasan upang maiwasan ang depresyon na dulot ng ilan sa mga palitan ng nakakasakit na salita. Upang maiwasan ang pagkabigo, huwag talakayin sa sinuman ang iyong mga intensyon. Ang planetary na kapaligiran ay maaaring lumikha ng mga paunang kondisyon para sa iyo na maging gusot sa damdamin. Ang iyong pangkalahatang kalooban ay magiging kapayapaan at kalmado, ngunit maaaring sinusubukan ng ibang tao ang iyong pasensya. Huwag matakot na gumawa ng tapat na pagtatasan ng isang sitwasyon. Hindi ngayon ang oras para sa mga business trip. Ang pera ay kadalasang isang napakakakit-akit na panukala, at gayon din ang pag-iisip kung paano makakuha ng higit pa. Ikaw ay nasa oras na nagbibigay daan sa iyo upang maisakatuparan ang iyong mga plano. Ang mga hamon ay darating sa iyo na makakatulong sa iyong makahanap ng isang bagong diskarte upang malutas ang iyong mga personal na problema. Ang lahat ay mangyayari sa sarili nitong kapag ito ay kinakailangan. Oras na para makahanap ng kapayapaan. Ang buwan ay nasa iyong tanda, na humihiling sa iyo na ihanay ang iyong isip sa iyong puso. Ang astrolohiya ngayon ay perpekto para sa pahinga mula sa trabaho upang bumalik sa iyong sarili. Maaaring kailanganin mong balansehin ang iyong sarili bago magpatuloy sa iyong mga profesional na pagsisikap. Tinutulungan ka ng lunar energy sa paghahanap ng kapayapaan sa iyong profesional na pagkakakilanlan, mga kasanayan, at pagkamalikhain. Pagkatapos mong muling itatag ang balanse sa iyong profesional na buhay, magiging handa ka ng bumalik upang harapin muli ang trabaho. Lucky number, 6. Lucky color, brown. Scorpio, malamang na mabubuhos ka sa patula, emosyonal na mga insight ngayon. Panatilihin ang iyong journal o therapist sa kamay habang ang romantikong buwan ay nagbibigay sa iyo ng pagnanais na magbigay ng mga salita sa anumang nakapipigil na damdamin. Ang malupit na parisukat ng buwan na may ay maaaring magpapaliwanag ng matagal ng pananakit at tensyon na nangangailangan ng pagpapalaya, ngunit mabuti na lang ang kanyang pakikipagkita sa pampetamis na si Venus, sa kalaunan, ay nagpanumbalok ng pakiramdam ng kapayapaan. Ang sandaling ito ay hindi na aangkop para sa pagtatalo dahil naiinip ka. Ang iyong realization ay tiyak kung itatag mo ang iyong mga bagong proyekto sa katotohanan. Madalas mong nakakalimutan na ang iyong impulsiveness ay minsan hindi makatwiran at nakakatrauma sa iba. Ang celestial na impluensya ay naglalabas ng ilang malalim na nakabaon na damdamin mula sa loob. Gawin ang paglalakbay na sa tingin mo ay magdadala ng tagumpay at pagkilala, nakakatulong ito sa iyong makapagpahinga. Huwag asahan ang isang mabilis na paglutas ng mga problema na may kaugnayan sa iyong mga personal na plano na madaling dumating. Ang iyong sitwasyon ay talagang hindi masama, ito ay ang iyong takot na harapin ito kaya magpatuloy ng may kumpiyansa, at lahat ay malulutas mismo sa huli. Maging makatwiran at huwag gumastos ng pera nang walang magandang dahilan. Laging magandang tansyahin ang iyong mga aksyon at ng mga tao sa paligid mo. Muling isaalang-alang ang iyong mga ideya at plano sa hinaharap. Magiging matagumpay ang mga tawag sa negosyo. Ang pagtitiyaga at pasensya ay palaging ginagantimpalaan. Sa panahong ito,
Ang lahat ng iyong mga pagsusumikap ay magiging matagumpay kung mayroon kang lakas ng loob na mapagtanto ang mga ito. Ang pag-aaway ng pamilya ay maaaring masira ang iyong kalooban. Asahan ang magagandang balita na nauugnay sa iyong mga intensyon para sa pagbabago. Asahan ang mahusay na kita sa pananalapi. Ito ay isang magandang oras para sa anumang uri ng paglalakbay. Maglakas loob na isaalang-alang ang lahat ng posibleng opsyon na bukas sa iyo. Ang celestial energy ng cycle ay nagpapakita na ang iyong mga plano ay nangangailangan ng isang bagong direksyon, ngunit hindi mo ito matutuklasan sa alinman sa mga mas karaniwang gawain na kadalasang masaya ng karamihan sa mga tao. Depende sa iyong intuition na magdadala sa iyo sa mga tamang aksyon sa anumang sitwasyon. Ngayon ang perpektong araw para pag-isipan ang iyong mga pangako at obligasyon sa iyong trabaho. Bagamat walang anumang mga pangunahing transit o aspeto ngayon, pinapayagan ito ang enerhiya ng buwan na lumiwanag. Ang buwan ay nagbibigay ng balanse sa iyong subconscious. Habang isinasaalang-alang mo ang lahat ng potensyal at patuloy na mga pangako sa iyong propesyon, magagawa mo ito ng may kapayapaan ng isip. Ang enerhiya ng buwan ay nagpapahintulot sa iyo na tipunin ang iyong mga saloobin upang isaalang-alang ang lahat ng mga pagpipilian ng hindi napipilitang gumawa. Ang astrolohiya ngayon ay perpekto para sa propesyonal na pagsasaalang-alang. Lucky number, 2. Lucky color, white. Sagittarius, naghihintay sa iyo ang mahahalagang pag-uusap sa mga komunidad na pinakamalapit sa iyo ngayon. Ang palakaibigang ugali ay gumugugol ng araw na pinagsama sa komunikatibo na nagtutulak sa iyo na magbigay ng mga salita sa anumang nakukulong damdamin. Sa ibang pagkakataon, ang matigas na parisukat ni Luna ay maaaring makapukaw ng mga sinaunang isyo sa pagtitiwala sa sarili na nangangailangan ng pagpapagaling, ngunit sa kabutihang palad, ang kanyang matamis na pagkakahanay sa Taos puso pagkatapos ay nagpapadali sa pakiramdam na minamahal at napatunayan. Ang iyong mga pagkakamali sa lugar ng trabaho, ang inggit ng iyong mga kasamahan, at hindi inaasahang mga hadlang ay maaaring makahadlang sa iyong kapakipakinabang na trabaho. Iyong mga gumagawa ng isang bagay sa kanilang sarili ay malapit ng umani ng hindi inaasahang tagumpay. Sa buong panahong ito ikaw ay balanse at nagdadala ng pakiramdam ng katatagan at pagkakaisa sa iyong buhay. Huwag hamanin ang walang pag-iisip na mga pagsisikap dahil sa iyong pagkainip, sa halip ay maglaan ng oras upang suriin ang sitwasyon ng may kalmado. Subukang maiwasan ang mga pagkalugi sa pananalapi. Ang mga maling payo ay maaaring makaapekto sa iyong mga pagpupulong at pag-uusap kung pinagkakatiwalaan mo ang lahat ng hindi muna ito isinasaalang-alang. Sa gitna ng siklong ito, kailangan mong maging maingat sa paggawa ng mahalagang desisyon at walang pag-iisip na pagbabago. Magiging matagumpay ang iyong mga paglalakbay, lalo na kung makakakita ka ng mga dating kaibigan. Panahon na upang maging praktikal sa isang napakamaalalahaning paraan, sa halip na gumugol ng oras sa pag-iisip ng maraming hindi makatutuhan ng mga plano. Maging responsable, lalo na ngayon. Ngayon ay pakiramdam na mas tahimik kaysa sa mga nakaraang araw dahil walang anumang mga pangunahing transit o aspeto. Ito ay mainam para sa buwan na gumawa ng kanyang mahika sa tanda. Kapag sumandal ka sa enerhiya ng buwan, maaari mong makatwiran na isaalang-alang ang lahat ng mga profesional na asosasyon, mga posibilidad sa networking, at mga pangarap. Hinihiling sa iyo na magdahan-dahan upang isaalang-alang ang iyong mga prospect. Ang enerhiya ng buwan ay perpekto para sa pagtapik sa iyong focus dahil dapat mong timbangin ng mabuti ang iyong mga pangako upang matiyak na matagumpay ang iyong mga profesional na hangarin. Lucky number, 4. Lucky color, peach. Capricorn, hindi mo maaaring talikuran ang mga isyong nakapaligid sa iyong karera at reputasyon ngayon. Ang naghahanap ng balanse ay sumasanib sa matalas na pag-iisip ngayon, na nagpapalabo sa pagitan ng praktikal at emosyonal. Ito ay isang mainam na araw upang ipahayag ang iyong mga pangangailangan sa harap ng trabaho. Ang matigas na parisukat ng buwan ay nagpapasimula ng mga sinaunang sakit sa paligid ng iyong kalayaan, ngunit mabuti na lang ang kanyang maayos na pakikipag-ugnay ay nagpanumbalak ng banayad na pakiramdam ng kapayapaan.
Maglaan ng oras at maging matiyaga. Hindi magandang magpanggap na mabait, lalo na kapag nakakaramdam ka ng matindi at makapangyarihang mga emosyon na walang paraan para maipahayag mo ito ng maayos. Ang pag-unlad ay makakasama ng lahat na nasa pangangalakal. Ikaw ay ganap na nasa kamay ng iyong pagsusumikap para sa isang bagong simula sa gitna ng siklong ito. Pagmasdan kung ano ang reaksyon ng iba sa iyo at pagkatapos ay pansinin ang bahaging maaaring ginagampanan mo sa paghikayat sa isang positibong tugon. Ang planetaryong aspeto na nabubuo ay maaaring maghikayat sa iyo na maging mas maluho kaysa sa aktwal mong kayang bayaran, ngunit siguraduhin mayroon ka talagang mga pondo. Maaari kang maglakbay at bisitahin ang iyong mga kamag-anak, ngunit mag-ingat. Dapat mong panatilihing lihim ang iyong mga pangarap at plano mula sa mga estranghero. Marami sa inyo ang makakaranas ng pagnanais na lumikha. Nanganganib kang masira ang isang matatag na relasyon. Maaari mong asahan ang mga bago, kawili-wiling mga kakilala. Mag-ingat sa pagkikita ng mga bagong tao dahil nasa kapangyarihan ka ng emosyon at hindi tama ang iyong paghuhusga. Magiging matagumpay ang mga nasa real estate at trading. Subukang suriin ang mga kaganapan ng may layunin at walang pagkiling. Kung nag-ayos ka ng outang sa lalong madaling panahon, maaaring hindi ito mapupunta ng mahigpit ayon sa plano. Kailangang baguhin ang mga bagay. Ang mga kahirapan ay hindi inaasahang magdudulot sa iyo na baguhin ang iyong mga agarang plano sa ngayon. Ang mga layunin at pangarap sa pananalapi na mayroon ka ay nangangailangan ng pagtuon. Maging handa sa mga paghihirap na madaling harapin kung mananatili kang kalmado at nagpapakita ng katatagan sa iyong isipan, ang astrological na enerhiya mula sa mga huling araw ay nag-iwan sa iyong isip. Maaaring isinasaalang-alang mo ang iyong susunod na propesyonal na paglipat upang isulong ang iyong career. Dahil walang anumang mga pangunahing transit o aspeto ngayon, nagniningning ang iyong buwan, maaari mong makita na ang iyong isip ay huminahon habang tinitimbang mo ang iyong mga pagpipilian ng may maingat na pagsasaalang-alang. Habang iniisip mo ang iyong susunod na hakbang, isaalang-alang ang maaring maging resulta, lucky number, 5, lucky color, green. Aquarius, mas nakakaakit ang mga berdeng pastulan ngayon. Ang idealistic na buwan ay pinag-iisipan mo ang mga pagkakataon sa iyong mundo ngayon. Sa halip na mahuli sa pantasya, magtrabaho upang makita kung paano ka makakapagtatag ng pagbabago ng kurso. Ang pagsasama ng buwan sa nagpapahayag na nagbibigay ng tinig sa hindi gumagalaw na mga damdamin, habang ang kanyang parisukat na may makapangyarihan ay nagbibigay liwanag sa matagal ng pananakit. Sa kabutihang palad, ang pagpupulong ay nag-aalok ng mas maliwanag na kalooban sa pamamagitan ng pagkakaibigan. Ang tagumpay ay malapit na. Malayo ka sa pagkakasundo na pilit mong pinipilit na makuha sa loob ng ilang araw. Ang iyong pagnanais na tanungin ang mga opinyon ng iyong mga mahal sa buhay ay nasaktan ka sa sandaling ito. Dahil madalas kang magsalita ng napakabilis, maaaring kailanganin mong gumagal ng kaunti, kung hindi, hindi ka maiintindihan ng mga nasa paligid mo. Ang mga problema sa mga tao sa iyong kapaligiran ay isang tunay na posibilidad at malulutas mo ang mga ito kung kikilos ka lamang pagkatapos ng detalyadong pagsusuri. Huwag hayaan ang damdamin na makagambala sa iyo dahilan upang makita ang mga tunay na katangian ng mga taong nasa proseso ng iyong mga plano. Alamin na mayroon kang bawat pagkakataon na gumawa ng maraming pagbabago hangga't gusto mo. Ang paglalakbay ay magbibigay sa iyo ng magandang kalooban at pagpapahinga. Maging moderate sa iyong mga salita sa mga taong mahal mo. Mag-ingat kung kailangan mong gumawa ng mga pagbabago at tanggalin ang isang tao sa iyong lugar ng trabaho. Nasa tahanan ka na ng mundo ng mga emosyon at damdamin na ipinapakita ng siklo na ito. Mas mabuting huwag kang magbigay ng payo ngayon para maiwasan mo ang hindi pagkakaunawaan at pagkabigo. Ang pagmamadali sa panahong ito ay ipinagbabawal. Ang iyong mga pagkakamali ay maaaring ganap na baguhin ang iyong mga pangunahing layunin para sa panahon, ngunit iyon ay pabor sa iyo. Gusto mong makamit ang iyong mga layunin, ngunit palagi mong matutugunan ang katigasan ng ulo ng mga tao sa paligid mo. Kung nagpaplano ka ng isang outing, ito ay magiging napakasaya.
Suriin ng mabuti ang iyong mga bagong kakilala kung iniisip mong akitin sila ng permanente sa iyong buhay. Isagawa ang mga ipinagpaliban na pagpupulong at pakikipag-ugnayan sa mga taong kaaya-ayang kasama. Ano ang natutunan o naranasan mo nitong mga nakaraang araw na maaaring magsulong ng iyong karera? Sa kabutihang palad, mayroon kang oras upang isaalang-alang ang iyong mga propesyonal na paniniwala, karanasan, at turo sa ilalim ng buwan ngayon. Hinihiling sa iyo na isaalang-alang ang lahat ng iyong natutunan. Makakatulong ito sa iyo na tukuyin ang pinakamahusay upang sumangguni muli para sa tulong. Lucky number, 9. Lucky color, brown. Pisces, nakikita ka ng kalangitan ng Miyerkules na patuloy kang nakikialam sa mga isyu sa relasyon habang ang romantikong buwan ay nakaayon sa komunikatibo na nagsasabi ng totoo. Gamitin ang makapangyarihang pares na ito para bigyan ng boses ang iyong nararamdaman, sa pamamagitan man ng isang malikhaing palabas o isang nakapagpapagaling na pag-uusap. Nang maglaon, ang maluwag na pakikipagkita ng buwan ay inaayos ang anumang gusot. Ang iyong tagumpay ay nakasalalay sa iyong propesyonal na kapaligiran. Ang kasalukuyang planetary alignment ay maaaring maglagay ng iyong pasensya sa pagsubok. Nasisiyahan ka sa mahigpit na pagkakahawak sa iyong emosyon. Itulak ang iyong agenda hanggang sa tuktok dahil ito ay mapapansin at makakamit mo ang tagumpay. Tandaan na ang iyong alindog ay maaaring lumikha ng mga himala, ngunit huwag umasa lamang dito upang makamit ang iyong mga layunin. Sa lalong madaling panahon magkakaroon ka ng pagnanasa na gumawa ng mga pagbabago sa iyong saloobin sa isang partikular na tao. Ang sandali ay hindi angkop para sa mga paglalakbay. Maaaring hikayatin ka ng planetary energy na isaalang-alang at suriin ang iyong pag-uugali. Kung kailangan mong mamili, magdala lamang ng pinakamababang halaga ng pera. Maging matyaga, ikaw ay nagkasala sa iyong mga kabiguan, na siyang kaparusahan sa iyong hindi pagpayag na marinig ang opinyon ng iba. Maaari mong sirain ang iyong awtoridad dahil sa iyong pagmamadali. Baka madismaya ka sa iba. Ang iyong kakayahang pumasok at lumabas sa mga sitwasyon ng may kagandahang loob at kadalian ang iyong magiging tiket sa tagumpay. Pakiramdam mo ay tensyonado ka ngayon dahil sa iyong kawalan ng kakayahan na pangasiwaan ang dami ng impormasyong kailangan mo upang maisakatuparan ang iyong mga ideya at plano. Hanapin ang pinakamaikling paraan upang mapabuti ang katayuan ng iyong material. Hindi ngayon ang oras para isipin ang mga pagbabago sa iyong buhay. Hindi ipinapayong bumiyahe ngayon dahil ang iyong mga iniisip ay abala sa mga kagyat na gawain at ikaw ay ginulo. Nakapikit ka sa mga pagsisikap na hindi mo paganap na nasuri, kaya muling isaalang-alang ang mga detalye. Magpahinga sa gabi para hindi ka mapagod. Dahil walang anumang mga pangunahing transit o aspeto, ang buwan ay tunay na nagninangning. Ang iyong isip ay malinaw at balanse sa loika. Kaya, habang iniisip mo ang iyong mga propesyonal na pamumuhunan, ngayon ang oras upang makita ang bawat isa kung ano ito. Tanungin ang iyong sarili kung anong mga pakikipagtulungan ang nagsisilbi sa iyong propesyonal na pag-unlad. Isaalang-alang kung ang iyong mga pamumuhunan ay magbabayad sa iyong nilalayon na paraan. Yakapin ang enerhiya ng buwan upang ayusin at unahin ang iyong mga pakikipagtulungan upang maging matagumpay sa iyong propesyon. Lucky color, baby pink. Lucky number, 1. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe upang suportahan ang ating channel at maging updated ka sa inyong horoscope. Isang paalala na ang general horoscope ay hindi angkop sa lahat habang makakatulong na malaman ang inyong moon sign or rising sign upang maintindihan kung paano ang manifestation ng inyong kapalaran. Salamat sa panunood, hanggang sa muli, be blessed.